Good morning, everyone. Sorry, sa boses ko, dahil kakagising ko lang. So, ngayon na i-share ko sa inyo kung anong ginagawa ko sa araw-araw itong since nagsimula itong lockdown na to. Magandang umaga. Rise and shine. Sana magustuhan niyo yung ginagawa ko sa araw-araw. So it's already 9 o'clock in the morning. So usually ginagawa ko pag gising ko, inom kagad ako ng tubig. Pinakauna intake natin ay tubig sa umaga. Yeah, para gumanda na rin ang boses natin. Gahilamos ko since today is workout day. Gahilamos mo na ako. Since nag-lockdown, syempre nag-iba yung routine ng everyday, sa everyday na ginagawa ko. Balik ako kayo, magbibihis lang ako. Okay, see you guys later. Grabe naman yung lukot na yun! Pambansang reverse! So yan, kapag-bihis na ako, ready to go to workout na. Pero, before anything else, since school day ngayon, chine-check ko muna yung mga bata dun sa online schooling nila. Yun. Busy sila. Hindi sila pwedeng store din. Usually, pagka ganitong umaga at medyo maaraw for health purposes, ginagawa ko, nagpapaaraw talaga ako. Lalo na sa time na ganito. Pero since ngayon hindi maaraw, medyo makulim din. So, hindi natin magagawa magpa-araw. My normal routine is mag-juicer ako. Pero since walang practice naman ngayon, ginagawa ko, kumakain ako ng breakfast, heavy breakfast. Kasi yung juicer, kasi part of it is medyo diet yan eh. Part ng diet ko yan. Pero since lockdown naman, wala namang basketball. So syempre, hindi rin naman ako pwede mag-diet kasi baka sobrang pumayat naman ako. So, habang nandito ako sa dining, nag-aantay ako ng pagkain ko, nagbabasa ako ng Bible muna. Ngayon kasing lockdown na to, natutunan ko na magbasa ng Bible. Yung isa sa mga na-discover ko, yung mga reflection ba na tinatawag natin. Shout out to my Ateneo boys, Ateneo brothers, friends, especially kay Paul Tanchi, you know. Tinuruan niya kami na mas mapalalim yung faith kay God. So, yun yung bagong discover ko itong lockdown na to. So, syempre, no, inaamin ko naman, hindi naman ako dati nagbabasa ng Bible. Actually, hindi niya ako marunong magbasa ng Bible. I know the Bible. I know what's inside the Bible. Pero, ngayon, natutunan ko na magbasa. Habang nag-aantay ako ng aking food na pinaluto, so tambay muna tayo dito. Itong quarantine period na nangyari sa atin na to, naging isang malaking challenge din to para sa akin. And I know sa inyo din, sa bawat isa sa inyo din, meron din mga challenging times. Kailangan isipin natin na we're still blessed and we're still very lucky dahil number one, buhay tayo. And ako sa aking part, kasama ko pa rin ang pamilya ko, safe kami, healthy kami. May mga challenges tayo, katulad syempre may mga kababayan tayo na wala ng trabaho. We really have to be grateful pa rin dahil buhay at safe yung pamilya natin. Alam ko mahirap, I'm sure mahirap, no? Lalo na sa mga nawala ng trabaho. Pero sa akin, sabihin ko lang talaga, kapit lang, huwag kayong mawawala ng pag-asa. Ang never say die nga, ika nga. Hinebra, never say die tayo. So, ngayon, yan. Ready na yung food. So, time to eat.
ito yung aking mga vitamins every morning. USANA multivitamins. Yan ang pwede kong ipagmalaki. Dahil, yes, totoo. Ganyan karami yung iniinom ko every day. I'm lucky to be part of the USANA family also. Pinakamalaking tulong to sa akin, sa career ko. Shoutout to my USANA family. Hopefully, matapos ako lunchtime. Okay? So, see you. So, yan. Tapos na ako mag-workout. So ngayon na kasama ng routine ko ay mag-shooting ng konti. So tanggal kalawang, pagod. Sige, samahan niyo rin ako mag-shooting. So, natapos ang sandaling shooting na ginawa ko. So, it's lunchtime already. So, tapos na ang morning routine na ginagawa ko itong lockdown. Mamayang hapon naman after lunch, since tapos na rin ang class ng mga bata, spend time with them. So, makikita nyo yung mamaya. So, see you later guys. So, nga pala mag-shoutout muna kay, ano, kay Coach Chappy Calianta for making my strength and conditioning program. So talagang gumagawa ng program ko ever since. So malaki utang na loob natin dyan. Shout out Coach Chappy. Thank you. Ito routine ko to sa practice. Na kung iba sa inyo, mga nakakapanood sa practice at nagpupunta sa practice, nakikita ako na ginagawa ko to after practice. Ito ay ang icing. Yung pag-a-ice. Ito, pakita ko sa inyo. Pag-a-ice ng tuhod, tsaka kung anong mga masasakit. So, itong icing na to, tinatawag ito parang injury prevention or maintenance. Ganyan ako mag-ice after practice. Minsan, nakababad ako sa may parang ice bath. Oh, no! Parang ice tub pala. Ice tub. Nakababad ako. Ice bath tuloy. So, ever since 2002, nung college pa lang ako sa Ateneo, parang nasanay na rin ako. So, una medyo masakit to, syempre. Iba ayaw nga nito kasi nasasaktan pag hindi sanay. Pero, nasanay na din ako. Ito na yung nagiging routine ko. So, kahit dito sa bahay, itong quarantine, tsaka lockdown period, ginagawa ko to. So, yun. A few moments later. Tapos na tayong tumambay. And tapos na rin kumain ng mga boys. So, time to spend time a little bit sa kanila, makapaglaro. Ito mo yung mga laruan nila, ayan, nakalat, di ba? So what happened to your toys? They gotten crumbled. mga boys ko kasi mahilig sa Lego, kaya ayan, ganyan ang itsura ng Lego. Tambay muna ulit, makipagkulitan sa mga bata at maaga naman sila matutulog. Maaga sila natutulog for their school the next day. So, dali ka, makipaglaro tayo sa kanila. So, ito na. Ito na ang nangyayari sa amin pagka ganitong time, spending time together with the boys. Ayan, wrestling ang nangyayari dito. Lucas will build a Lloyd's Pin Jitsu. Yeah, he's gonna be Lloyd's Pin Jitsu, but okay. Fire. Now we'll combine it. We'll combine it like that. And then, here, Don, thank for the video for me. Okay, how about you? Hindi ko alam kung ano yung Bobo Boy. The more I like of Bobo Boy, it's Bobo Boy Galaxy.
movie to Bobo Boy Baby or just Bobo Boy the movie and Bobo Boy Minecraft. So ganyan sila kagulo. Hello there. Just before this video, I tried to build this. Oh no. Hindi ko alam where they will get out. Oh, what's that, Lucas? This is the window for Min Dragon. Ayan, ganyan sila kagulo pag before bedtime. Actually, so malapit naman bedtime talaga sila. So this can be the Bobo Boy Solar Mark. Pinagbibigyan nila namin. This one can be the Bobo Boy Solar Mark. Okay, I'm back. So, nasettle down na yung mga kids. And then, tutulog na sila yung dalawang boys ko. Naiwan na lang ay si Bunso. Kasi, hello! Late siya matulog. Kasi natutulog pa siya in the afternoon. So, yun. And then, now it's time to eat dinner. So, ito yung time na nakain pala kami ng dinner. So, tara, let's eat dinner. Okay, let's go. So now, after dinner, konting tambay sa dining. Ito, it's already late. Tulog na yung mga bata. Pero ito, gising pa. Hello! Gising pa siya. So, bonding naman kami nito ni Bunso. Ano? Basahan ko siya ng libro. And then after that, sleeping time na. This is Lucas' favorite book, Bible Story. Okay. Let's go, Lucas. Come on. Okay, time to read book. One eternity later. So guys, eto. Tapos na akong makipag-bonding sa mga bata, especially kay Bunso na huling-huling natutulog. Late siya natutulog kasi nagda-nap nga siya. Katulad na sinabi ko kanina, nagda-nap siya sa tanghali. So late siya natutulog. So now, nasettle ko na siya. Settle na namin siya. Time to sleep naman siya. Ngayon naman, dahil busy si Mrs., mag-work for tomorrow's work niya. Siyempre, tuloy pa rin yung trabaho niya. Ako naman, time for me to work also. No, just kidding. Time for me to play video games. Ganitong oras lang ako nakakapaglaro ng video games. Medyo late na, no? Dito ako naglalaro ng video games. Yeah, dito. Ito yung aking man cave. Yeah, dito ako naglalaro ng video games online, kalaban ng mga kaibigan ko. So dito lang kami nakakapagkwentuhan, nakakapaglaro. So yun. So thank you. Sana nag-enjoy kayo sa ginawa ko buong araw. So di ba, ito na yung huli kong gagawin bago ako matulog. So thank you and hope you like it. And you like and subscribe sa aking YouTube page. So, thank you. I love you all. Good night, everyone.